Yo, what's up mga Ipuff? It's me, James Puff, and welcome back dito sa second channel natin. So ngayong araw mga Ipuff, re-rent kami ng bike. Papakita ko sa inyo kung paano makapag-rent dito. And din na re-rent na bike dito is meron siyang battery. Magaan lang siya pedalan since may battery nga siya, may motor siya. Pero kailangan mo pa rin pumidal. So mamaya makikita niyo mga Ipuff, gamit lang yung application. Makapag-book kami noon, ipapakita ko sa screen natin mamaya. And kaya rin kami magre-rent ngayon ng bike mga Ipuff. Kasi yung kapatid ko is bibili ng bike. Gagamitin niya pang araw-araw sa school. Kasi yung pagre-rent ng bike mga Ipuff is medyo hassle din kasi pupunta ka pa sa mga lugar kung saan merong parking yon, then pipick upin mo. And syempre mas magastos yon unlike sa meron talaga siyang sariling bike. And yung bike mga Ipuff is importante talaga dito sa Japan. Kapag magsha-shopping ka, may pupunta ka na malapit lang kasi wala namang mga tricycle dito na katulad sa Pilipinas na pwede ka mag-tricycle. So malaking bagay ang bike dito. So yun, ito yung app na gamit ko mga Ipuff. So yung application na yan, makikita natin dyan yung mga location ng mga bike na available or parking na available sa malapit sa'yo. So maghanap ka lang na malapit sa'yo. Check mo lang dyan kung merong rentable na bike. Then nakalagay din dyan kung merong available na parking. Dyan, i-check mo lang mga Ipuff kung merong pwedeng rentahan dun sa location na yon. I-check mo siya. Then, pwede mo na siya i-reserve. Pagka-reserve mga Ipuff, kailangan lang meron ka nakapasok na credit card dyan. Kasi doon siya kakaltas mga Ipuff. And, mag-generate siya ng password. So, makikita nyo dyan, yung dalawa kong nireserve na bike is meron siyang dalawang password. So ilalagay ko lang yan or itatype namin yan doon sa bike. Mamaya papakita ko sa inyo kasi ngayon naglalakad na kami papunta doon. Okay, so yun, nakarating na kami dito mga Ipuff. So bawat bike mga Ipuff, makikita nyo na meron siyang parang fleet number. Ayan. So ito yung dalawang bike na nireserve ko kasi pag di mo nireserve, makukuha yan ng iba. And meron siyang screen. So dyan mo itatype yung password na binigay sa atin kanina doon sa reservation natin. Ilagay mo na yun sa'yo, yung password mo. Wala pang ano nakahilaw. Power mo muna. Meron siyang screen mga Ipuff. And makikita mo rin dito yung plate number. So yun, nakalagay reserve English number 2. Pin tayo. Tapos pag lumabas na ganyan, type mo na yung pin mo. Tapos makikita nyo connecting siya. So itong ano na to, bike na to mga Ipuff. Ayun, narinig natin. Nag-unlock na siya ng automatic kasi ito yung pinaka-lock ng bike. Ayan, hindi masyado makita dito. Itong mga bike na to mga Ipuff, itong mga nare-rent na to. Hindi ko sobrang sigurado pero merong GPS tong mga to kasi alam nila kapag ni-return mo na dito. And syempre connected sa internet yung parang device na to kasi nagta-type tayo ng password dyan. Ito tatabihin mo. Oh, kasi naka-lock yan. Ayan. Yan. Tapos, sa yung power niya. So, on natin yan. Ayan, sana mag-focus yung camera ko. Ayan. So, 100% yung battery ng bike natin. So, dito, ayan. Kung matindi yung paakyat. Basta mga mood yan. And, ito yung cambio. So, lagi lang nasa number 3 yan. Kasi may motor naman siya. Di ka mahihirapan. So, buha mo umadjak. Dahan-dahan lang ha. Sa preno, humawa ka. Sige, balik ka na. Yan kasi mga Ipuff, bumibigla yan. Once na ano. Kamusta? Okay lang? Preno, lagi mahahawakan ha. Bumibigla yan eh. Okay, so yun. Dahil nga tinutulungan ka niya magano. Ayan, makikita natin meron tayong battery dito. Then meron siyang motor sa baba. Kaya pagka bago ka lang, medyo maninibago ka. So nakita natin kanina doon sa application mga Ipuff, 130 per 30 minutes. Then every 15 minutes is 100 yen. Okay, so ngayon mga Ipuff, hindi na muna ako makapag-video dahil nga magbabike na kami. So yung babike namin is mga 11 minutes away mula dito. So doon naman, isamahan nyo kami para tumingin ng bike na bibili ng kapatid. Dito nakapag-video kasi baka may polis doon kanina. So dito naman tulay ito, dire-diretso lang. Dito pwede daanan ng tao at saka ng bike. Doon sa baba, meron yung bike lane ka. So medyo nakakatakot kasi mabibilisin sa sakyan dyan. And yan, ito yung ilog na lagi kong tinatambayan. So ngayon ipapakita ko dyan sa may map natin sa application kung saan kami pupunta. So pupunta kami ito sa may Conan. Doon nga kami titingin ng bike. And nag-check na rin ako ng malapit na parking netong specific na bike na to mga Ipuff. Kasi mayroon ding ibang mga company na nagpaparent din ng bike. So ibang application din yon. And yan, may nakita na tayo. So mag-reserve lang rin ako ng parking namin doon. Kasi mahirap rin mamaya pagdating natin doon sa location is merong ibang tao na nag-park. Kaya pwede mo rin siya ipa-reserve. Okay, so ngayon nandito na kami mga Ipuff. Pero medyo malayo-layo pa pala dito yung available parking. Kaya dire-diretso muna kami doon para i-park tong bike na to. Kasi kung mag-aantay kami ng oras dito, itatabi namin to. So lalaki yung bill ko doon sa credit card. Alright, so nakarating na kami dito sa parking niya. Pasok mo lang siya doon sa lagayan tapos stand mo ulit. Papabalik na kami dun sa talagang pupuntahan namin. So medyo malayo-layo rin yung binike namin para mga 3 minutes din. Okay, so
nandito yung mga bike. Hindi ko lang sure kung mura dito. So bigyan ko kayo ng idea kung magkano yung nirent namin na bike, mga Hypuff. Ito mga bike na to. Ayan. Nakita niya meron silang mga slot ng battery katulad doon. So ayan ang presyo niyan, 87,000 plus tax. Kasi 10% tax lahat dito mga Hypuff. So ang presyo mo talagang babayaran is itong nasa baba dahil kasama na tax. So ayan, 96,000. Yung iba nga nasa 100,000-150,000. Pero ang bibiliin namin para sa kapatid ko is yung mga ganito naman, nasa 20,000 lang hanggang 30,000. Ano, pumili ka ng style window? So kung maliit lang. Kaso para mahaba o pares ng haba yun? Magkano yun nandun? Nakita mo? 22? 21,70. Oh, mga ganun rin naman. Ito oh. 25. Ayan, magpipress ka lang dito para may lumapit sa amin na stuff. Kasi nawala si kuya, ang nandito. Okay, so nakapili na siya. Paano napili mo dyan? Itong ano, lock. Na may cambio. Kasi meron mga ganito mga ipapa yan. Pagka ganito mga itim, kinakalawang yan eh. Ito na yung napili niya. Presyo niya. Ayun na. Si kuya. これだって在庫ありますそれともこのこれだけ。けど、セルティン金で30分ほど時間いただくんですが。ああ、大丈夫です。はい、お願いします。はい。はい、あの、セルティン。あと30分です。えっと、はい、これでセルティン金するんですね。はい。頼んだ。これがなってまめ。お願いします。もうバイバイのお店でさ、カシエル。それまでお願いします。はい、ありがとう。 ですかな、はい、ありがとうございます。えっと、保証書と防犯登録になりますんで、お名前と、まずこちら住所、名前、あと電話番号こちら2つね。こちらちょっとお名前書く場所が2箇所ありますので、こちら記入お願いします。はい、パンアランとアピリード。これでいいの?ロマジーナ? おう、えっと、フォリガーナ。 ええな、フォリガーナ、 一番、ディトマダだけ4カタカナの、ディト、ロマジー。 Pagkasayin mo. Sure. First name, last name lang. Dito first name. Last name, last name. Laging last name na una dito. Big letter ha. So dito kasi mga ipap. Importante na kaya mo isulat yung pangalan mo ng in Japanese. Yung address naman namin is naka kanji, which is Chinese characters na mga ginagamit rin dito sa Japan. Mag-aantay pa kami ng 30 minutes mga ipap. Dahil isi-set up pa lahat yan ni kuya. Ako na. Sulat mo na ba? Sa kamila. Ang address. Medyo pangit lang yung sulat ko pero pwede na. Itong address namin madalas ko naman siyang sinasulat. Okay, so sabi ni Kuya, balikan na lang namin ng mga 11 daw. So ngayon, mag-iikot-ikot muna kami dito kasi nag-alaga na ako ng isda doon sa bahay. At mamimili na naman ako ng mga hindi kailangan sa bahay. So tuwing lumalabas ako mga ito, kung ano-ano yung nagbibili ko ng mga hindi naman namin kailangan. Meron mga natutuwa naman ako doon, so okay lang. Then yung pinilapan pala namin doon mga ipap is registration ng bike under sa name ng kapatid ko. Kasi dito, halimbawa, masita ka ng police, tapos meron parang sticker yung bike mo na meron siyang number. So kapag sinerch nila yon, makikita nila kung kanino yung bike, kung kanino nakapangalan. Tapos kapag nanakaw yung bike mo, so mahahanap siya. So dito meron din mga pets. At bigyan ko ng idea kung magkano ang pusa dito. Well, hindi ako maalam sa mga pusa. Pero mag-check tayo ng presyo. Okay, so katulad na itong tuta na to. So ayan yung presyo niya. Nasa 486,000. Hindi ko alam kung ano yung mga inclusion niyan. Hindi rin ako maalam sa mga breed na ito, mga aso. So ito naman is 341,000. Ganyang kamahal mag-alaga ng aso dito, mga ipo. Mas magastos pa siya kaysa sa bata. Ayun, halos mag half million na to. Bumalik na ulit kami dito sa mga bike. Sakto na yung oras. Pag-shopping kami ng konti. So ayan na. Hey. こちらご説明いたしますね。はい。こちらは半年間だけ無料で入れる保険になってまして、はい、購入された保険証全員にお渡ししてるんですが、そちらからQRコードもしくはURLからからメールって登録の手続きになります。半年ですね。半年ですね。保証ですね。はい。で、防犯登録した場合、7年間ですね、有効期限になりまして、シールこちらの方に貼ってありますので、はい。以上になります。
ここ何かご質問ございますか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。Okay, so ayan, ilabas niya na ang kanyang bike. And yung kanina in-explain sa amin ni Kuya is yung sa warranty, then yung na-register sa pangalan niya nga yung bike. Tapos, ito yun yung sinasabi ko number. Wait a medyo. Itong number na yan, mga ipap, yun yung dyan sa body ng bike niya. Once na nasita siya ng police, tapos i-check yung code na yun. Pagka sinatch nila yung code na yun, lalabas yung pangalan niya. And game, mga ipap, sobrang araw na, iniisip ko baka mag-commute na lang ako mag-isa. And siya na lang magbabike pa uwi, hindi na ako mag-rent pa kasi pakainit na talaga. And dito ko na siguro tatapusin tong video na to, mga ipap. Maraming salamat sa panonood. At abangan nyo pa yung mga videos na i-upload ko, mga updates sa buhay namin dalawa dito sa Japan.